Hello mga ka-blessing, ni-request nyo itong Cancer Rhymaxx and let's go, pakinggan natin to. Pagkakalam ko ito si Rhymaxx, speed to eh, speed rap to eh, kaya I don't know, baka super speed rap to, and ang hirap habulin ng lyrics. Inosenteng kaluluwa ang nawala dahil sa droga at krimen. Mamamayan na walang salang na diin dahil sa gera. Kahit di na dapat ay dapat mong irespeto ang taong may baril at pera. Sino man ang maupo ay may reklamo madla. Pangit pa man o maganda may gawin man o wala. Imbis ka di talaga mawala ang reklamo guys, no? Totoo yan, totoo yan. Di talaga mawala ang reklamo talaga. Magaling man o hindi magaling, may ginawa o wala, may reklamo talaga yan, men. Alam man ay galit ang pinalalim ng maralita. Kabata ang aktivistang binamayaran para magsalita. Sa kada administrasyon ay merong oposisyon. Ganito ang sitwasyon, tama si General Luna. Kalaban mo ang kaaway, kalaban mo ang kakampi. Nakakapagod kang namo. Kalaban mo ang kaaway, kalaban mo. Oo nga, kalaban mo ang kaaway, kalaban mo ang kakampi. Ay, oo, kalaban mo ang kaaway, kalaban mo ang kakampi. Like, dalawa ang kalaban mo. Di ba sabi ni Raluna din eh, no? Ang sariling kalaban ng mga Pinoy is ang sarili talaga. Yun na eh, no? Continue tayo. May mas mahirap pa sa kalaban, ang sarili. Parang ganun yun eh, no? Parang ganun yung sabi ni Raluna dun. Kung hindi mo nakuha, tunay na bayani, papatayin, papababain. Kahirapan ng mahirap palalalain. Libig nang nagsasabi ng tunay pabubulain. Di ko masisipang kahirapan ng mahirap palalain. Oh, continue tayo. Bakit pagmumurahin mga Pilipinong nakasanayan ng maling. Wait lang, wait lang. Hindi ko masisipang ulo bakit pagmumurahin mga Pilipinong nakasanayan ng maling kasaysayan. Mga librong nagsisinungaling sa elementarya pa lamang nilagyan tayo ng piling. Masakit maisipin pero ganun yung kagaling. Okay, si Ferdinand Marcos. Okay, continue tayo dito guys. Relihiyon sa bawat rehiyon, naghahanap ng Diyos sa globo. Walang tigil sa paglobo at sambang nahahaluan ng politikang nakakabobo. Yeah, oo, pati din yung mga relihiyon guys. So pati din yan. May ibang reliyon guys na kumbaga basta di tayo mag-ano dito kung anong reliyon, di tayo mag-ano. May iba kasing reliyon guys na pag yan ang reliyon mo, dapat yan ang ibuboto nyo lahat. Okay? Kung same kayo ng reliyon, same din kayo ng ibuboto. Ayun. Yun. Okay, continue tayo dito guys. May mga ganyan. Tsaka dun about sa Kaong Ferdinand Marcos is di na ako magbibigay opinion dun. Okay? Kasi basta political na, hindi na ako mag kumbaga hindi na ako mag basta politika na guys tsaka religion, hindi na ako magbibigay opinion diyan kasi medyo ano na yan guys. Basta mahirap na yan na pag ano guys, pag-usapan. Continue tayo dito. Ituro na leader kahit palpakay iboboto para sa peking kaligtasan. Ibinenta ang kalayaan na dapat mong sundin kung usapang demokrasya. Ako'y Kristiyano na may utang na loob kay Lapu-Lapu at sa mga Muslim. Dahil sa telebisyon lalo tayong naging tanga. Tinago ang totoo, tinuruan manghusga. Nagamit lamang ng mata, utak pinaralisa. Naging sunod-sunod ang makina sa kung anong ipakita nila. Yeah. Maganda ang maputi at pahit. Mga ibang mga media, binayaran. Ang maitim, mayaman lang mapang-apido. Halang akong makapit sa patalin. Pamilya yeah. At kadugo lang ang dapat intindihin. Kaya sa mga pulupi di kayo makatingin. Pag wala kang diploma, napakahirap maghanda ng trabaho. Pag matanda ka, ni wala nang tatanggap. Patalabo, itsura mo at estado ang batayan sa pagtrato. Ganto ang diskriminasyon sa bansa ko. Kultura at paniniwala. Wait lang, balikan natin. Pag matanda ka na, wala nang tatanggap. Pagka matanda na guys, depende naman siguro sa work yun. Sa akin dito, okay naman yan guys. Pag hindi, kung matanda na, hindi natanggap yun. Depende sa work, okay? Example, 60 na tapos mag-teacher siya. Mahirap na yun. Pero kung 6, di ba, matanda na yun. Kung 45, kumbaga kung sa lalaki, 45 years old na siya. Tapos ang ina-applyan niya is magbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Di ba, mahirap na yun. Di ba? Okay lang naman siguro yan. Depende sa trabaho na apply yan. Kasi may mga bagay talaga na ito na trabaho is pang bata lang to. Ito na trabaho is kaya to ng matanda. Ganyan. May mga ganyan na trabaho.
And continue tayo dito, guys. Patestado ang batayan sa pag- Ay! Okay, okay. Pag wala kang diploma, napakahirap maghanap ng trabaho. Yes, totoo din yan. Sa ngayon, totoo din yan, men. Ayan. Ito, guys, ah. Sa akin din, bakit mahirap pag walang diploma? Kasi depende din sa pag-a-applyan talaga eh. May mga a-applyan talaga na kailangan ng diploma. Meron din mga work na okay lang walang diploma, ganun. Pero mas okay ngayon, guys, mag-ALS. Mas goods yun mag-ALS, man. May mga ano na ngayon. And maganda. Continue tayo dito, guys. May mga ano na ngayon, guys, na pwede hindi ka na mag-school talaga ng high school or ganyan. Mag-ALS ka, ganyan. Pwede ka na makapag-apply agad. And continue tayo dito, guys. Ganto ang diskriminasyon sa bansa ko. Kultura at paniniwala, prinsipyo at moralidad ang nagiging sukatan at hindi ang abilidad. Maganda din yan, ha. Kultura, paniniwala, prinsipyo, moralidad ang nagiging sukatan at hindi ang continue tayo dito. Dapat ang abilidad din, no? Ang sukatan, no? Taas ng buhay at ang batas, magmababa ang kapasidad, yan ang realidad. Kaya kahit na mali, pinipeke ang dokumento. At kahit na mali, pumapatay pa din ang tao. At kahit na mali, nagtutula at nanggagancho. Naging tama ang mali, sa pinigilan nyo magbago. Lahat-lahat dito ng pinagsasabi dito ni Kuya Rhymaxx, totoong-totoo, men. Sana ay marinig nyo ako, kung sakaling may tsansa pa na ibahin ang takbo ng buhay nyo, ay akin, hindi lang para sa'yo. Huwag hayaan mawalan ng ina't ama, anak mo. Mga batang na umulilan na wala pang buwang, walang kumabay na magulang, lumaki na buwang. Sa kalsada na tagpuan, pagmamahal at buwang, nahubog bilang halang, nasa bato ay utang. Isang paslit na napilitan, magbanat ng buto. Sa bato, ganyan din ng mga bagay, guys, eh. Para din yun sa mga parents, eh. Walang family planning. Alam nyo, guys, man, kung hindi nyo kaya bumuhay ng maraming bata, maraming anak, huwag kayong anak ng anak, man. Yun din, eh. Isa din yun, guys, sa nakapagpahirap sa bansa natin. Yung mga tao na, alam nyo na, anak ng anak, tapos hindi nila kaya palakihin. Kasi malaki talaga yung epekto niyan, eh. Pag once na hindi mo kaya mapaaral yung mga anak mo, dagdag yan sa mas dadagdag ang kumbaga syempre hindi makapag-aral, so mahirap din yan maka-apply ng work. Mahirap nga mag-apply ng work, guys, yung nakapag-graduate. Paano pa kaya yung hindi talaga nakapag-aral? Kaya min kailangan para mabawas-bawasan ang kahirapan sa Pinas. Kung hindi nyo kaya magpa-school sa mga anak nyo na ganyan kadami, kung isa lang ang kaya nyo na anak, isa lang, dalawa, kung yun lang ang kaya nyo, like family planning, man. Kasi para naman sa inyo yan, eh. Oo. Pwede naman kayo mag-birth control, eh. Madami namang paraan para hindi mabubuntis kahit nag-aano kayo. And continue tayo dito, guys. May dala-dala na lakas sa lansang ang magulo. Minamaltrato ng sindikato pag di nabuo. Ang halagang hinihingi na pa pang-abusong mundo. Nasisigurang mabusog habang gutom ang karamihan. Kapalit ang pangkain ay ari ng kababaihan. Magpapapaintingin. Ito din ang tanong ko, ah. Bakit yung mga mayaman na tao, like yung super mayaman na talaga, yung bakit hindi sila makatulong? Ayun, eh, no? Bakit kahit konting tulong lang, hindi talaga nila mabigay, men? Like kung yung pera nyo is hindi nakasya sa bulsa, yun mga ganyan na mga bagay, pwede naman sila tumulong. May iba din, eh, tumulong nga, pero business way pa rin na pagkatulong, hindi yung tulong na bigay talaga. Yung iba tulong kasi tatakbo ng ganyan, yung iba tumulong, pero yun nga, eh, in a business way, eh, may mga ganyan din, eh. Kasi kung yung yung pera niya sobra-sobra niya, pwede niyo man ipamigay yan sa mga naghihirap dyan, eh. Kung meron kayong 10 million dyan, isipin nyo, guys, yung mga mayayaman, kung meron silang 100 million, pwede silang magbigay ng, isipin nyo yung mga ganyan na tao, pwede silang magbigay ng 10 million. Yung mga walang bahay, papatayo sila ng bahay. Or yung mga magpa-scholar sila ng estudyante. Ganun, no? Dapat ganun yung gagawin. Ako, isa din yun sa gusto kong gawin, guys. If ever na super yaman ako. Okay? Pero I don't know kung yaman ako. Continue tayo. Once na parang magusto, like mabili ko na ang lahat-lahat ng gusto kong mabili, yun. Doon, tutulong na talaga ako. Tutulong nga ako, eh, na kahit wala, kahit di pa masyado madami pera ko, tumutulong pa rin ako ng kaunti. Continue tayo dito, guys.
Kahit na pinagpipilitan, di sila ganyan kung meron lang sanang pagpipilian. 16% ang pamilyang apektado. Halos 5 milyon ang biktima ng agutuman. Yung 15 bilyon kung hindi nyo sinarili. Sana ngayon lahat ng mga yan ay natulungan. Mga magsasakang walang bigas na maisasain. Mga mangingis. Ayun, ayun, yun talaga. Diyan talaga ako nasasaktan, men. Sipin nyo guys, sila yung nagtatanim ng pagkain pero sila pa yung walang makain. Like, di ko gets talaga yan, men. Sana bigyan sila ng sariling lote, men. Eto din guys ha, yung mga walang work, no? Like, yung gobern... I don't know kung tama ba to kasi wala talaga akong alam masyado sa pagdating sa gobyerno. What if yung government, like, magbe-business sila ng rice? Okay, gobyerno talaga, gobyerno. Okay? Tapos, syempre, tao yung magtatanim doon. Okay? Para mas madagdagan yung... para mas tataas yung ano... ay para mas bababa yung unemployment rate. Para mas bababa yun. Kasi may work sila doon eh. Magtatanim sila doon. Diba? Tapos, pagka ano, maani na yun, syempre yung kita, punta sa gobyerno natin. O, diba? Dagdag, kumbaga, business sa gobyerno natin yun, yung pagra-rise. Kasi naano ko ngayon, ang pagra-rise ngayon, puro mga private eh. Pero I don't know, kung tama, wala akong alam. Pero, yun lang. Yun, kung if pwede ba yun, yung ganun. Sa akin, yung machine, huwag muna yung mga machine, man. Para may work yung mga tao, man. I don't know kung tama yung pinagsasabi ko dito kasi wala talaga akong alam sa politics talaga. Like, meron, pero mababaw lang. Di talaga ako mahilig dyan. Lalo na sa mga religion, guys. Di ako mahilig dyan. Continue tayo. Walang ulang na maihahain sa kabila ng kanilang naisasalin sa atin. Bakit tila sila ang wala nang makain? Mga nanginibong bansa na umaasang pala rin. Tinitiis mga sampal, mag-aaral ka lang kahit pahamakin. Alam nyo guys, malaking tulong yung OFW sa Pilipinas. Sobrang laking tulong yan. Para hindi nadalasin ang hirap ng buhay sa probinsya na gaya ng samin. Haman namin napakarami ng nakapalibot na baka pangyarihan marahas pag nagpaikot. Hanggat may tatsulok, wala nang ulong magbibilog. Kami ay nagpapatawad pero di nakakalimot. And yeah guys, and that is it. Sana nagustuhan yung reaction video na to. Kung nagustuhan nyo, like the video ko, and then dislike na lang. And more blessing, mga blessing. Lakbayin ang mundo. Kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi